Naiuwi na sa Negros Occidental ang labi ng isa sa mga Pinoy na namatay sa pag-atake ng grupong Hamas sa Israel. Habang patuloy namang kinukumpirma ng Israel at ng DFA, ang ulat na 2 Pinoy ang kabilang sa mga bihag ngayon ng Hamas. Ang detalye sa eksklusibong panayam ni Bea Bernardo sa Ambassador ng Israel sa Pilipinas. Dalawang Pilipino ang posibleng kabilang sa 220 hostage na hawak ng militanteng grupong Hamas. Ito ang kinukumpirma ngayon ng Israeli government ayon kay Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Flores, sa eksklusibong panayam sa kanya ng PTV News. Wala nang detalye pang ibinigay ang Israeli envoy para na rin sa kaligtasan ng mga biktima. Pero tiniyak niyang gumagawa ng paraan ng Israel government upang mailigtas ang mga bihag. We are committed to bringing back the hostages, Israelis and non-Israelis. And it's important to remember here that we have a lot of OFWs in Israel, more than 30,000, which get the same treatment as any Israeli. Una nang sinabi ng Foreign Affairs Department na posibleng kasama rito ang asawa ng babaeng humingi ng tulong sa pamahalaan matapos niyang makita sa isang video na kinuha ng Hamas ang kanyang asawa. Pero sabi ng kagawaran, walang plano ang pamahalaan na makipagnegosasyon sa Hamas upang mapalaya ang mga Pilipino kung sakaling totoo ito. We are talking to all who may be able to help us. We are not talking to Hamas, but we are talking to governments. Hindi rin opsyon para sa Israeli government ang negosasyon sa Hamas upang mapalaya ang kanilang mga bihag. Samantala, naiuwi na sa Negros Oriental ang bangkay ng isang Pilipinong namatay sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Nakiramay ang embahada sa pamilya ni Loretta Alacre. Makakatanggap din ang pamilya ng tulong mula sa Israeli government kagaya ng burial at education assistance para sa mga anak. Patuloy naman ang hakbang ng kanilang pamahalaan para maibalik sa Pilipinas ang bangkay ng 3 pang nasawing Pilipino. Samantala, ipinaliwanag naman ni Flores ang desisyon ng Israeli government na huwag tumalima sa ceasefire na isinusulong ng United Nations. Sabi ng Israeli envoy, nasa gera sila at kailangan muna nilang masira ang mga infrastructure ng Hamas at mailigtas ang mga hostage bago pumasok sa usapin ng ceasefire. Isa ang Pilipinas sa mga nananawagan ng ceasefire sa pagitan ng Israel at ng grupong Hamas. Ayon sa DFA, dapat matiyak na makakakuha ng humanitarian aid ang mga sibilyan at makaalis ng Gaza ang mga naiipit sa kaguluhan. Itinanggi rin ni Flores na nagsasagawa ng war crimes ang Israel dahil tina-target nito ang mga civilian facilities. Any attack that we do, any bombing that we do, has a target, meaning facility of Hamas. And I can show you a map which shows the building and what was inside the building which belongs to Hamas. Unfortunately, Hamas built its terror infrastructure within civilian facilities. Magugunit ang unang sinisi ng Hamas ang Israel sa airstrike na tumama sa isang ospital sa Gaza na ikinasawi ng daang-daang sibilyan. Pero kalaunan lumalabas sa mga forensic images na hindi sa Israel galing ang missile. Sinabi rin ni Flores na hindi kaaway ng Israel ang Palestine at hindi nito planong sakupin ang Gaza. Sa oras aniya na makamit nila ang tagumpay laban sa grupong Hamas, aalis din ang kanilang puwersa sa Gaza. Bea Bernardo para sa Bayan.